Let's go to the political correctness na ito. Naapektuhan ka? Yes, definitely. Hirap na hirap yung yung creative group ng Bubble Gang particularly. Kasi we were, sobrang sanay na kami nung ginagawa yung mga ganito at mga ganyan. And for those who are watching, ang intention namin talaga magpatawa. You have to take it down to its bare essence na pagpapatawa lang ang gusto namin mangyari. Ngayon, pag nilagyan mo na ako na ano ang kulay, tapos hindi mo na magawa yung pagpapatawa, minsan napakahirap para sa mga writers at saka sa mga artista. Ang pinag-uusapan po namin, yung may mga, kasi, ay napanood ko yung huling palabas po ni Joan Rivers, halimbawa, na wala talagang pinapatawad. I mean, para sa kanya, walang sacred space, walang sacred person ang comedy. Ideally. ideally. Lalo na sa atin. Sa palagay mo ba, pikon ang partly ang a certain sector of the Filipino audience? Nagbago na yung landscape. Hindi naman dating ganun ng Pinoy. Dati ang mga Pinoy, mga trooper yan. Mga kalug yan talaga. Ngayon? Ngayon nag-iba na, nahawa na. Okay. Nahawa na sa mga netizens. So, hindi, bukod doon, syempre, meron yung parang tinatawag na ISO. International Standardization Organization. Right. Kailangan lahat tayo pantay-pantay all over the world. Uh-oh. So, pagka naging hindi na politically correct ito sa ganitong bansa, more often than not, maapektuhan yung Pilipinas. Mahirap yan, no? Mahirap, napakahirap. But we find ways. We find ways. And that's what's very good about Bubble Gang. Yung creative group, napaka-creative pa rin hanggang ngayon.